So, nasa-radio po yan kung paano niyo ipaglalaman at saka nga pala, isinig ko na yan. Hindi mo may nagre-reklamo, hindi raw natutupan yung 20% discount. Alam niyo po, may makinari lang ginagawa ang NCDA doon. Pwede po kayo mag-complain. Palay ko po sinusulat sa e-group natin yun eh, sa email kung meron kayong complaint na merong butika na hindi ino-honor yung 20% discount. Sabihin nyo lang kung kailan nangyari, sino yung kaera, ano yung tindahan, kung anong araw yun, at kung paano mo. Pero sigurado yun po, nasa tamang lugar kayo. Una, may ID kayo, may booklet, at may resibo pa yung ano, prescription. Hindi pwedeng resibo, hindi pwedeng sa nakabot. Oo, make sure po na pag hindi, at first blush po, pag dininay mo agad, sasabihin nyo, pwede mo makausap yung store manager, kasi minsan po, yung kahera, hindi nyo po alam talaga yung tungkol doon eh. Oo nga, lalo na yung maliliit na tindahan. Pero ang Mercury, wala nang panunod dyan kasi ginawa na nila nga na yun sa display nila, pasok na yan. Ano mo, kaya lang, pipila kayo sa tama, may pila tayong senior citizen yata, huwag kayo sasama dun sa mga iba kasi kung konti yung pila, pupunta kayo dun. Dapat doon kayo sa senior citizen, kahit mahaba ang pila, ganun din sa grocery, open question daw. Napakarami ko kasi walang alam tungkol po dito sa ating 9442. Sana po pagbalik nyo sa inyong mga probinsya, please, kayo na po mismo ang magpalaganap ng information regarding this law. Kasi minsan po, kahit dito rin po sa Manila, pag nagbigay ako ng card, ang sasabihin sa akin, senior, tapos yung mukha ko, mukha ba ako senior citizen? Wala limit. Kaya lang, gusto nila fresh yung prescription. Ayaw yung 1 year ago. Hindi ko nga batak itong mic ko eh. Nakakabit kasi. Just a recommendation lang po. Sabihin human rights defenders, kasi yun po ang tawag sa ating lahat ngayon bilang persons with disabilities. As human rights defenders, we should learn po to document, especially mga leaders. Kasi anything that is not documented does not exist. So, bilang recommendation lang po, I think it was last year or nung time na nakikipaglaban with a 20% discount. May nilabas si Attorney Jessica na parang document regarding paano mag-complain with the Mercury. Kasi meron na siya doon mga blanco-blanco. It's parang maayos na document na siya. If we could circulate it again sa email, para yung mga leaders, i-distribute na lang sa members nila and i-fill out na lang. Kasi para yun na lang ang i-forward sa NCDA. Kasi yun ang nagiging problema minsan ng ordinary PWD. Hindi nila alam yung one and yet or how to, ano, yung part magre-reklamo na po sila. So itong letters na to, for example, maka-encounter po sila na hindi sila pinagbilhan ng gamot, mercury. I-forward na lang, i-fill out itong details na to, then forward it sa officers ng federation or calling group existing sa city or municipality or province, and then that leader will forward it to NCDA or to AKAP Pinoy or to Mapsi or to any group na mas pandemic makapag-forward ng document. Okay, sige, reply na po yun eh. Dati po yung sulat na yun nung ayaw pang implement ng mercury drug yun. Pero ngayon po, sumakayo na mercury drug na implement yun. Kaya, ang sabi lang ng NCDA, kung mayroon pa rin
violation. Basic na basic lang ang hiningi. What, when, where, why. Yun lang po ang sadagutin. I-mail nyo lang sila na ang gagawa. Kasi yun dati, yung style dati, inaanda natin yun para mag-demanda. Pero ngayon po, hindi na po ganun. Complain na lang kasi sumakayon sila. Susundin nila yung batas. Na-penalize na po yung tatlong branches yata ng mercury. Ibig sabihin, sila, prika na sila. Kaya napasunod po sila. Very good.